We are now on the Drafts IPT sige, versus pwede. Execration. Oo. So, Wolf, latag na natin to. Ito na naman. Nakita natin yung, sabihin natin, top picks pa rin mula TI7, Lich. Execration, binala nila. Ayaw na nilang makaharap yung Lich na to. IPT naman, ayaw nilang Batrider na Execration. Binabati muna natin lahat ng ROG brand ambassadors. Of course, nagpapabati ang Batty Lord na si Chan, si Dan, si Meldon, si Jesse, Joseph, Jets. And of course, ang mga PMs natin, si Sarah, si Jets. At lahat ng ROG team na nandiyan. Mabuhay. Mabuhay ang Republika. Shoutout din pala sa mga tropa bisyo dyan. Sa mga family and friends na nandito. Yan, nag-enjoy sila. Supporting IPT and Execration. At least now you're seeing the fruits of esports na sumusuporta na yung mga. Ramdam. Buhay na buhay ang kultura, mga kaibigan. Sabi mo yung... Ayan, shoutout niya pala. Kay Marvin. Ayan, mga... The strongest force. Strongest force in esports. At yung mga player care natin na talagang nag-aalaga at nagre-remind sa mga teams na palaging dapat on time. Siyempre. Ngayong Sunday, buhay na buhay ang apoy, mga kaibigan. So we got a picks here, Night Stalker, Lycan, and of course, Baratroom. So your take here, Wolf. Yung Night Stalker, isa naman sa mga expect natin mapick din, napakalakas na laner din yan. Execration, ito yung naging successful sila, yung Lycan, one of their highest win rate kung sa ilan sa mga nagawa ang panalo ng Execration sa TI yun, Lycan. Sa TI yun nga, makikita natin, Spirit Breaker. No? Hindi ko masyado pang gets kung ano pa yung klaro na ba yung Spirit Breaker. But what you want, kung gusto mo ng Spirit Breaker is magandang lane, syempre makakuha ng peak of potential. Siguro gusto nilang pantayan at least yung Night Star kasi napaka-aggressive din na hero nito. But they will go for the Witch Doctor. Pinakita agad ng IPT ang kanilang dual supports dito. Yes, sa mga nagtatanong sa stream, yes, this is the new lineup of Execration. Yes. They already have Gabby as the new player for, of course, Nando. And of course, IPT getting Witch Doctor. This is very interesting. Yung Execration, maaga. Paabante yung lineup. Meron kang aso, meron kang space cow. Galit, may baka ka, mga kaibigan na nag-aapoy. So, then of course, there's a good response here. Night Stalker is like a meta first rotation pick din naman kasi talaga sa draft natin. Pero yung Witch Doctor lang, na there's been a shift in the meta na hindi na ganun kadalas na pinapakita mo rin yung second support mo for the game. Pabati nga pala muna dun sa akin, mga tropages, kay Joseph Yambao mula sa Armoria pa. Shoutout sa'yo. At syempre kay Carla Poblete ng Lasal. Armory. Meron ka na pala sponsor. Taga ECE51. 51 ba? Yun. Okay, so as of the moment, we got a Sven ban. Yeah. Oh. So tingnan natin. Question, sa palagay mo, anong dapat gawin ng IPT dito? Kasi of course, this is their first time. And kalaban nila parang higante. Ano ba dapat ang nasa isip ng isang medyo underdog. Kapag kalaban mo kasi world class team na katulad ng Execration, talagang serious na serious ang approach mo talaga sa kanila. Dapat you have to do your assignment really. Hindi enough na may practice ka lang o kaya you have a good grasp of Dota or even the meta. Tsaka kumpiyansa, no? Oh, you have to, actually, kailangan may kumpiyansa. Actually, dun sa stage, medyo kulang sa liver spread yung IPT. Nung kausap si Miss Eliza Taylor, parang confidence naman kasi may laban talaga, Pinoy versus Pinoy May chance pa pero sana, maaral sana. And I would expect na yung IPT, sana inaral nila yung tendencies dito ng Execration kasi pwede kang mag-capitalize doon. We have a viewer from Korea. Wow. Hello, sabi ni Choose No One. Oy. Nandito po ako sa Korea supporting ROG. God bless po. Napakahusay nang nagpabati. Isipin mo, may God bless. Parang first time yan. Feeling ko na gano'n siya. Nagsimba siya sa Korea. Tapos syempre, malungkot dun. Hindi naman niya makakausap yung mga Koreano kung ano nasasabihin yun. Puro opa. Eh, dinanood na siya na stream. Napakaganda talaga. Anyong. Ito, meron taga-Davao dito, taga-Bulacan. Medyo, yun nga, baha daw. Julius123. Pero he's supporting the... Si Swarly ba? Hindi, Julius. Julius. Kala ko tinangay na si Swarly. Julius123. So we got an Earthshaker here from Execration. Meta pa rin naman. Wala namang masyadong info dito. Probably one of the possible offlane dito for Execration. Kasi yung Earthshaker usually nilalaran siya ng offlane. Oh, pero... Naku, siya yun nga. Bimbo. Bimbo show. The Bimbo show. Abangan natin. Nabi sa ating napanood. Yeah, pero we do know na nung TI, ang mas successful na run ng Earthshaker ay nasa support. Especially kay GH. Isang beses na natalo out of 14 games. Pero knowing Execration,
ES ni Bimbo. Oh, ES ni Bimbo. Yan, baka mawasak yung EDSA dito. Pati yung North EDSA, ma. Mawasak dito. Mawalan tayo ng mall, ng venue dito, mga kaibigan. We got a Nature's Prophet removed here by Imperium Protein. We got Bloodseeker naman. Tanggal dito ng Execration. Yun ngayon yung interesting dito. Yung ban actually ng Execration. I feel like they're just removing strong picks actually. Sabi ni Juan Boggs, I'm from Brisbane, Australia. Good luck. Brisbane. Hello. Hello, mate. Hello, mate. Can I eat a kangaroo? Kangaroo. Si Slark. Anyway, matindihan yung viewership natin. Ano to? TI7 pa rin ba ito? Actually, kasi syempre, yung mga nanonood sa atin dito, Filipinos from all over the world. We have the on-site participants. We have on-site viewers here. We have online stream. You can actually see us on ROG's Facebook. And so talagang we have a lot of channels to see this event. And they have to take note, itong ROG Masters, this is the first top-tier tournament after TI7. Big shout-out pala kay Mr. Adrian Conrad Go na munti kang pakialay ang sariling buhay para sa esports. Para sa esports. Ka we love you. From the bottom of our hearts. No tear CXE. Boslon, pabate. From Italy. Solid execution fan. Ayun. Mala Daniel Padilla. Ako ay naging solid execution fan since August 19. Guling. So, actually, a durable comp here para sa Imperium Protein. First time yata ito. Ako, bakit ito? Matututo si Aki nito. Laalasuni niya dito yung Enxic. Alam mo, pwede yan. Alam, paano mo patataluin ng isang Juggernaut? Paano mo patutumbay ng higante? Sa history, pwede mo silang lasunin. Hindi mo sila pwede hiwa-hiwain. Lasun talaga. Start from within, mga kaibigan. Suntukan kasi. Uy, wow. May unggoy pa. Lasun tsaka unggoy. Oh my goodness. This lineup though. Maraming gustong mga... Pero Kuya Eddie, bot malam. May ano ka? Oo, bot malam talaga. May paniki ka dito. Merong kang ano, may ahas na lumilipad. May unggoy ka dito. May aswang. May tindero sa zoo. Tapos ito yung may bawang. Yung ano nila na may aswang, tapos may bawang din. May ano yan, may secret jutsu yan. Meron silang secret strategy. Kasi, kaibigan. Kasi hindi umamaliwanag itong ano eh. Kung baka, laban na lang. Mistero ng buhay eh. Pinoy vs. Pinoy, what we can admit here, ladies and gentlemen, is these are not the usual picks that you would see. Okay. Ito. For the first time may nakita ako. Apple of my eye. I'm from Vancouver, Canada. Solid RR Natics. Yun? Nasa Canada? RR Natics Canada chapter? May chapter, papi. May brotherhood. Oh, ito, si Donato from Doha, Qatar. Nanood ng stream nyo habang nasa duty. Good luck. Sana hindi ka mawala ng trabaho. Pag nakita ka ng bisor mo, nanonood ka ng stream natin, ano sasabihin mo? Malay natin, nanonood din doon yung visor niya. Diba? RR Natics din pala yung visor niya. Nagreklamo yung visor. Sino kumakain ng bandwidth? So, Execration, kulang lang sila dito ng... Actually, position 2. Position 2, yes. Maubos na nilang oras dito. Pero siguro nahirapan sila kung paano nila papantayan yung Viper ngayon. Binabasa din eh. Binabasa rin nila. Nagulat sila. Nagulat din ang Execration dito. Kung sakali man, di ba mga kaibigan? Tingnan natin, Mirada, ang magiging sagot. Very sick. Last na may nagpapabati dito sa stream, let's see. Bimbo fanboys ng Project 8 Quezon City. Nanonood kami ng stream kahit nasa church. Nako, kasalanan yung ginagawa mo. Mag-focus ka muna sa church. Tapos, magnilay-nilay ka. Best of three naman to. Best of three. Taga Bulacan. Malapit lang yun. Pwede mo nang, diretso ka na dito. Maganda, sama mo pa yung pamilya mo, di ba? Wag ka nang gumawa ng kasalanan, nanonood ka. Aabot pa siya sa River Maya, Oo, 5 p.m. Toto Church. Alam natin ngayon na yung iba sa mga viewers natin tsaka sa mga mag-aatan nito. Nagsisiba pa. So, your take on this composition, on this draft, anong predictions nyo, Wolf? Basta ako, lagi ako nag-go for easier lineup dito. And may kita ko yun sa Execration. Kapag di atan ako, pag mayroong sobrang wild na lineup na hindi ko masyadong magets kung ano yung gustong gawin, hindi ako masyadong nag-go doon. Kasi madaling may talo yun eh. Okay, I'm giving the benefit of the doubt dito sa IPT. Yung lineup nila,
There is a purpose. Lahat purpose-driven life. May driven life. Lahat ng pwedeng mangyari sa buhay may purpose. At itong ginawa nila, feeling ko, ay isang secret weapon. Kumbaga sa boxing, wala nang jump-jump, suntok na kagad. Pag tumama to, malamang may tulog. May aray, oo. O may aray. Pero may kung aray hindi yan, tumama, goodbye. Goodbye hotdog. Goodbye hotdog. Sure yun. Goodbye aray. So, ako, IPT. Okay, so IPT. Tigpiso-piso tayo mga kaibigan. Ikaw, sayo tayo. Ako? Iba yung laro ko. Di na ako magpipredict. Mga kaibigan, our casters, of course, Wolfcast and Boss Lon, take it away. Thank you very much. Salamat, Chinbo. Ito na, IPT on the Radiant Side. We have Anastasia, ang witch doctor, at si Mwang, Japanese o Korean. At ang ating Night Stalker, si Player One, ang ating Viper, si... Precious. Precious, or si Bem yata. Si Bem Omni Knight. Arya Stark. Monkey King. Mm-hmm. Samantala, si Earthshaker, si Bimbo ba to? Sige mo ang Spirit Breaker, James Asmirana. K&K, Lycan, Losing Control is Rubik. Oo. So, I think Rubik is RR. Can someone check? Yan. Sige, sige. Okay. Ito na nga, nandito tayo sa ating laban, syempre. Kakasimula pa lang. Game 1 of this Best of 3 series. Nga pala sa mga nagtataka dyan. This is just a Best of 3 semifinals. At kung sino manalo, advance sa grand finals na konting harasan dito. Bumabante na sila dito. Let's see. Si paring James nga naman ating Mirana. So that's probably the position to para sa execration. At mukhang si paring Bimbo nga yata ang ating offlane na shaker dito. Kung babasihin natin ang mga leaning stage. At pero mukhang, sige mo, responding. Pero, uy, hindi tumama yung pana. Sexy pana by James. So, chill lang tayo. Grabe, no? Level 1 pa lang. Level. Wala pa nga, hindi pa nga tumunog yung tambol eh. Pero narinig mo ba yung in-game sound? Parang wala yata narinig na in-game sound. Pacheck na kami sa no, direct, sa amin lang sa headset namin. Yan. Thank you very much. Okay, thank you. At ito, Viper mid. Uy! Grabe naman, dalawang pana, hindi tumama. Nagpa-practice yata si James, galing kasi siyang US. So. Hindi, alam mo boss, no, sabi ni James dyan, yung range creep talaga yung target ko. Sige. Let's see kung paano di-discarded dito. I think this is Bimbo already, so kung pwedeng ma-check. There's a fissure coming in. Naku po! Tumukhang carry, Monkey King ang makikita natin ngayon, Boss Lon. Kasi normally, nakikita natin support. It's very very powerful. If papasok yung combo nila ni Bem, which is yung Repel GA, they can actually pick off execution. But the biggest problem here, paano nila isushow yung pushing Lycan? Exactly. Mamaya, wala silang ano eh. Wave clear. Wala silang wave clear. Unless... actionin nila ng actionin. When I say actionin ng actionin, sila yung abante, sila yung magiging aggressive. Pero ito, look at this, James, mga kaibigan, ni Lason. Si LeBron James, everyday double-double. Everyday double-double. Ang problema kasi sa Viper, kapag dapat mo, naturally nananalo ng lane yan. Napakalakas ng laner ng isang Viper. And Mirana is, mahirapan siya. Magsistruggle siya against sa Viper, for sure. And nakita naman natin ngayon, 6 last hits para sa Viper, 5 for this Mirana. Napakakapal ng wave din. Look at the aggression mula dito sa Viper. Kahit under the tower, he is very aggressive against this James Mirana. And of course, binabati namin lahat ng mga nanonood ngayon. So, medyo ano pa lang. Chill pa lang rin tayo. This is the first game. Mamaya, after this is the finals of CSGO and then of course the finals of Dota. Ito, mukhang nagkaroon ng harasan. Itong si Boy Bawang. Uy! Grabe yung ano, pinapakita dito. Parang medyo scary na kasi pwedeng gamitin yung paralyzing cast doon tapos magbabounce doon sa illusions niya. Oo, pero hindi naman siya naabot eh. Pero siyempre, we really can't say everything here kasi since we are on the event proper. But we'll try to give you the updates from time to time. Kasi even though they already have their headsets. Ayun mga chong, basta kung may makita kayong mga items dyan is isipin nyo na lang, sinabi namin. Kasi bawal din namin sabihin dito. Basta-basta. And of course, if you're watching, ano ba itong nilalaro nila? That's already... Ayun. Of course, RR Rubik, Lycan is Gabi. Lycan si Gabi. Pero wait lang, may stand dito. Si paring Bem, mukhang nasa gitna ng maraming creeps dito. Pinalipad na rin siya. Hinapas siya na kumumagat ng body block. Pero nakapaghinga naman dito yung Omni Knight natin. Uy, grabe naman. Tinamaan ng bash. 17% ba yun? Takbo! Uy, delikado siya dito. Delikado siya! One more. Oh, nice move by Kimo. Grabe naman si paring Kimo. Nag-count pa. Ito na, pabalik ng konti. Tingnan malediction. Dito, he might fall down here. Kimo, isa pa. One more.
isa na lang. Oh, patay. Or, that's 1-1. Good trade coming good trade in by IPT. Ako dito si James. Minamama mga kaibigan. James, hirap na hirap siya. Nilalason siya. Oh my God. Look at the damage. Paikot-ikot na lang siya. Para siyang chubibo. Wala kasi siyang magawa. Wala siyang magawa dito kasi sa Viper. Viper, 23 last hits. Samantala, 10 para sa Mirana natin. Nakita niyo naman yung... hirap. Hirap. The struggle is real, mga kaibigan. Ako, ito. Nakikipagpalatan. Baka laban sa Unggoy. Oh my goodness. Look at the damage. Uy, uy. May panang hindi tumama. Kanina pa hindi tumatama yung panang delikado. Sige po. Si James, pinapaula na lang lason dito. One on one with the great one. Hindi kaya ni James. Napatras si LeBron James. Mga lumasit pa talaga, boss. Lon, matigas. Parang si LeBron James talaga kung mag-drive tong si Idol James natin. At sige mo, medyo mababa ka niyang buhay. Tinamaan ng maliti. Uy, tinamaan siya ng buhay bawang. Ay, ako, let's see. Kimo, nag-tipi na lang. Grabe, can he survive? I think he can. Grabe naman si Idol. Nako po! Oh, James, si James! Oh my goodness! I verify. Pero this is a very... Yan nga, sinasabi ko kanina, di ba? If the strat of IPT, they actually have something in their shape. That's going to be the first thing that nakita natin is the Viper mid. Level 5 laban sa level 4. That's one level down. Oh, kita nyo naman yung last hit difference. Hindi ko dapat pala hindi ko sinabi na kanina. Pero ngayon, tingnan nyo na lang yung last hit difference. Makikita nyo magkano kalaki yung diferensya. Oo, that's... That's grabe. Oo, ma. Napakaiba. Ngayon, medyo na debated yata dito yung ano, yung execration with the lineup of IPT. Mukhang sa simula, wala pa naman tayong sinasabing katapusan, pero everything's good for IPT. Mahalaga, magandang start for IPT, and every lead na meron gagawin sa execution, kailangan mo mag-capitalize dito. Pero gabi na, Boss Lon, syempre alam natin, Night Stalker kapag gabi na, nanatalasa. Ito na, Night Stalker mga kaibigan, losing control, delikado si RR dito. There's the heal bomb, minabang siya. Uy, nagtakbuhan ng aswang, delikado dito, control. Oh, the jukes is real mga kaibigan, ako. Pero si Bim, nabigyan dito, samantala. Medyo super aggressive. Ito, hinahabol siya dito ni Wolfie. Grabe. At tinamaan siya. Oh my God! Tinamaan ng baka. Hinabol ng baka at hinabol ng baka. Ginert ng wolf. Oh my God! Paano ka mabubuhay? Nawawa naman. Pero ito naman ang ahas. Ang last. Ang aso na bilipad. Level 7, level 5. My goodness. Malaki ang diferensya. Medyo naging greedy yata yung IPT doon. Could have been better if nag-back na sila. But still, a kill is a kill. Eto, si Bimbo. Sinapak. Poste ka, boy. Ang ganda naman ng visual. Nako, delikado. May pana. Uy, tumama na rin. Pero ito, eto na si James, mga kaibigan. Kung sa mid, mahirap ang buhay ko. Alas na siya, inahabol. Op! Sumuka. At uy, neutral. Creep pa nakapatay. Neutral, beautiful. At eto na, nandito na ang Unggoy. Mga kaibigan na may magpalagbukan. Pinapalakan si James. James, delikado dito. Uy, ang ganda ng visual ni Kuya Bimbo. Oh, Mamba out. Saving Private James. Buhay dito si Paring James. Pero sa taas naman, mapapatay dito yung Omni Knight. Ito si Arya Stark. Mukhang inahabol pa rin niya si Paring. Yeah, sa Facebook. So actually, abot niya dito yan. Eto, nahabol si Kimo. Ako, matatamay pa yata si Kimo. Double body block, mga kaibigan. Delikado. Ay, hindi nahabas. Grabe. Hindi tumama. Oh my God, wala kulang sa target practice itong Unggoy na to. Naku, delikado. Inahabol siya dito, mga kaibigan. Tatlo laban sa isa. Bash mo tol. Bash mo tol. Ay, hindi, peke. Made in China yung bash. Made in China. Naku. Gayun pa man, nabuhay si Paring Bimo. Matindi labanan. Oh my God, exciting. Nakita mo yon. Medyo wala sa hulog yung Unggoy. Yung Unggoy eh. Medyo talagang inunggoy siya ng sarili niya eh. Alam mo, kapasin mo na lang yun eh. Hindi ko alam paano tumama yung ganun eh. Kailangan mag-aral ka ng tamang trigonometry. Pero ito, mukhang double kill yata. It's a disaster, sabi ni Kimo. Inaabot siya dito. Kitang-kita ng hidden camera. So, dalawa na patay na kay BDSS dito. Uy, si James! Uy, napaka-sexy ng bala, mga kaibigan. Kailangan niya mag-practice. Kailangan niya tawagin si Jumong. Ito na si Bimbo. Naabol. Uy, grabe naman tong aswang na to. Shaking and baking. Finisher sa mukha. Starfall katuloy. Kala mo ha, pero nakalimutan na. Oo, the biggest problem mga kaibigan, ang Viper. Nakakontestan, level 8, meron na siyang mga, nakita niyo naman mga items, hindi na natin sasabihin yan. Nakita na yan, kung nakita na yan, pwede natin sabihin. Meron teardrop threads, Akila, look at the damage, pwedeng ngat-ngatin to dito si RR, parang wood. Bawal mag, ano to, isa, kumbaga maling step lang dito ni pare RR, mabibigyan agad siya. Ito si Anastasia, oy, sabi ni Kimo, kanina ka pa, halina ka pa, halika dito, one on one, takot po. Delikado mo, mamatay siya. Humarap pa, namatay ng may swag. Maganda yun.
Pag namamatay kayo sa mga laban, dapat ibato niyo yung skill. Oo, tama diba? Yun. Parang si Jose Rizal, di ba? Marap bago siya mabaril. Mabaril. Tama yun. Actually, siya daw ang nagpauso ng planking. Nung unang panahon, di pa uso ang social media. Si Jose Rizal daw ang ating pangmasambayanin yung nagpauso ng planking. May nagtala naman nung ginawa niya. Kaya magamit social media pa rin. Social media papel. At ito, delegado dito. Ako si Big Bad Wolf. Inahabol dito. Pero ang ganda ng Boy Bawang Rockers. Hindi mapipigilan ng aso. Nako, delegado. May rabies. Oh my goodness. Asong bulol. Oh my goodness, si Gabi nagpapakita ang gilas. Uy, delay-telecast yung baboy. Grabe. Delegado. Grabe naman itong lineup ng execration. Panghabolan talaga eh. No? Oo, wala ka talagang takas dyan. Talaga pero tandaan nyo, ang big boss man ng IBT nasa gitna. Wala siyang puso, mga kaibigan. Kahit na binubugbog yung left and right ng kanyang lane, okay lang. I got you, fam. I got you, fam. At si James, kanina pa yata, kailangan niyata pumunta ng target practice ni James. Nakalimutan niya na yata na ampana dapat tumatama sa target at hindi pinapalipad. Hindi, baka na mga si scouting araw, sabi nga ng mga tropa pips natin sa Mineski, makalap natin scouting araw. Ayun, tumama ka na mga kaibigan. Uy, medyo sumisexy. Uy, sumisexy. Grabe naman, pinafago puwar ni Pipo. Ginagawang atabs mga kaibigan kasi Ariastar. Oh, pangalawa na yun. Naku po, delikado din si Ariastar. The pride is real mga kaibigan. Hindi niya na hinabol. Mapapahiya ako dito. I need to back. At ito si James. Ito na lang si James. Di naman tumatama yung pana. Ay, nandiyan pa si Bimbo! There's the picture! Napasama pa yata si Arya Strike! Naku po! Uy, yung gandang boundless strike. Dapat livestream lang siya dito. Ito na lang, ulti na! Anina pa kayo, ha? May nanakaw! May nanakaw, team! Marami nakanakaw dito. Delikado, sige mo. Gusto niyang kunin yung Benjamins bago mamatay. Pero hindi pwede yun. The rune has been popped. At nakatatlo dito ang IPT. Good play coming in by Arya. Pagkakabol. Hindi nila in-underestimate nila yung lifesteal na meron yung Jingo Strike din mula dun sa monkey nga natin. Nakita natin bigla nagiliw, almost dying. Pero nakita mo si Bimbo, talagang parang ano, ibang may halong laro eh. Nakita mo yun? May minete na totem niya sa, ano, sa blind spot. Nakita ko tuloy yung sarili ko eh, nung Dota 1 eh. Ganyan-ganyan ako mag-iis. Ginagamit yung Fog of War. The Fog is real. The Fog is real. Ito, araw na naman. Pero the siege creep lang naman na target dito ni Barry James. Tama lang, tamang haras lang. Pero yun pa rin ang problema ngayon ng execration. Although maganda naman yung estado nila sa lipunan. Actually, parang yung top sa kanila, tapos yung mid. Of course, kitang-kita, sino number one sa mid? Level 6 sa level 9. Pero ito, bumabawi execration sa baba. Let's see. Tinamaan ng Maledic, tinamaan din ng Paralyze si Cass. Pero sabi na IPT, wala kami pakailan. Oh my God, look at the damage, mga kaibigan. Pero ito. Ito na, kinasa na. Inampas na, dalawang stun para sa Viper. Napakakunat, boundless right will be there. Ito na, inabos siya na Wolvilicious. Ito na, dami, si Kimo pa yata tumama for the first time yung pana. Oh my God, buhay mga kaibigan. There's the paralyzing cast. Delikado dito, inahabol sila. The damage is real mga kaibigan. Inahabol ng asong bulol. Naku po. Pero samantala, si Nightstalker nakapatay na sa Mirana dito. Gabi is doing it, mga kaibigan. Hindi pa rin tapos dito. Inahabol niya si Anastasia. Ako, inahabol siya ng mga jumplets. Pinatay siya ng maliit na ult. Double kill para kay KNK, a.k.a. Gabi. Here comes Arya Stark. Medyo nagahabol din. Galit na sila. Sabi nila, ito, totong lobo na to. Habulin to. Ito, inahabol ng aswang, mga kaibigan. Na-stun siya dito. Sinapa. Oh, look at the damage. Pero look at this, yung mga wolby-wolby niya. Hinarang na konti, pero maabot. Pero hinahaba niya lang ang kwento. Ganun din. Diretso, kabaong rin pala siya. Ito si RR, medyo mababa ang buhay. Kailangan niya mag-backdown. Gabi na, pinagabi na. Actually, natural na gabi pala ito. 12 minutes in. Medyo nag... Uy! Grabe mo yung exhibition pa ito. Gymnastics! Malapit ang pinapakita dito. Pero ito, nakikita na natin dito naging aggressive na yung IPT kasi I think it's time for them to actually fight. They have already a very high-level Viper na nasa top of the food chain. That's good. That's going to be very good. But the thing here is, pagka hindi sila nakaset up na maayos, hahabulin sila ni ano ni Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Kuya Kaisam, to nako. Siyempre, isa sa mga favorite natin. At yung strike nga naman talaga ng isang Lycan. Although, hindi pa natin nakikita. Kasi, kanina ginamit yung Necronomy. However, hindi siya nagamit for pushing. Alam naman natin, yung execution, meron silang magandang pushing lineup. Pero, gayon pa, mamala pa sila napapatumba Tori dito. In fact, yung Tier 1 tower is napatumba lang sa mid lane. At dito sa may bottom lane, naghahabol sila ng isang baka na silence na dito, na stun pa rin, na damage mula kay Arya Stark. Napakalupit dito. They're dominating and of course, the biggest problem of integration would be their mid, which is James. Of course, kitang-kita on the early
fights. Eh, sobrang under-level niya laban sa Viper. And this transition can actually help IPT to get the first tower siguro and get the momentum. If ever napabayaan naman yung exec dito, in the long run, this is going to be disastrous for IPT. But, pero ito pa rin ang estado natin. Kung makikita nyo yung differential ng net worth, basahin nyo na lang yung kay Mirana as compared to the Viper. Grabe, sobrang layo. This pero ito na. This is where the lineup of execution is very much powerful, yung pagpupush sa mga medyo bago-bago lang sa Dota. Hindi po kills ang tinitingnan dito. It's how you actually close up the towers. Ito, naging wolf form siya dito. Inaabol siya ng aswang. Let's see. Uy, nastand dito. Medyo makunat mga kaibigan. Uy, grabe naman yung arong ni Jumong. Tumama. Napaka-abis nga naman tumakbo dito. Pumagak ng isang Lycan. Ito, mukhang Viper ka nila target. Napaka-ako na target. There's gonna be the ultimate mula dito kay Kimo. Meron na rin bash mula dito. Napaka-raming stun. Oh, Echo's lang mga kaibigan. Naku po! Walang gising itong walang gising Viper. Mga kaibigan. Yung Viper naging ano, naging stop to. Pinapalatan na dito. At, uy, pumana pa si James para may masabi. Parang may masabi lang na pumana. Relax lang kayo. Relax nangyari sa inyo. Pero grabe naman. Papagalita kasi siya. Ano ba? Wala kang ginagawa. Oh, papana namin. Wala naman tumama. Pero okay lang. Parang lang, swag lang. Pero napakaraming stun ng execution dito. I think sama mo pa yung RNG mula dun sa Spirit Breaker. Dito nagpo-follow up naman yung ano yung lineup ng IPT. If ever kasi nag-gunkin sila ng execution, which is the higher mobility dahil sa mga skills nila. This is going to be disastrous kung wala silang repel or walang BKB yung ginaw nila kasi sure chain stun. And sa problema ngayon ng IPT, wala silang, kanina na-discuss din natin ito, wala silang wave clear. Although meron, ang pinaka AOE na lang nila na damage dealing is yung ultimate dito ni Monkey King, yung Wukong's Command. But aside from that, wala silang way para i-clear yung mga Wolf, yung mga Necronomicon, or kahit pag magkaroon ng 5v5 clash, wala sila nung group damage. At di katulad nitong execution na merong Mirana Starfall. That's true. Binabati natin mga nanonood dito sa stream. And of course, mahirap talaga yung nangyayari dito sa no, sa IPT. But sabi nga ng mga nanonood dito is, kaya pa naman. So let's see. Kaya pa naman. Shoutout nga pala kay Mr. Ernie. Shoutout sa'yo. Kita-kits later. At ito, push mula sa IPT dun sa top lane. Samantala sa baba. Medyo, palagay execration. Ultron actually activated. With the Necronomicon. I think they wanted to clash. Let's see. Naku, look at the damage mga kaibigan. Yung mga ano pa lang yan. Honey, yung pets pa lang yan. Wala pa yung big bad wolf. Ganun na yung ano, pinapakita. Inaabol siya dito mga kaibigan. The warrior, Arya Stark, na-stun siya dito. There's gonna be the ultimate game. Wala kay Kimo. Meron bang follow-up? Viper Strike, actually, nanakaw. Oh, yes! Nice pa na pa. Kuya James. That's Naka-3-pointer by James. That's going to be what is execution. Ito na yung pinapakita nila, yung Kalibre Uno. They actually participated in TI. So, yung pinakamalaking stage sa Dota 2. So, talagang makikita mo yung experience nila. Pasok na pasok eh. Grabe, boss lang din eh. No? Yayamanin na rin yung mga idol natin. Malaki-laki ang inuwing premium. Sa mga hindi nakakalam, execution has around plus minus 6 M. Plus minus 6 million pesos. Grabe. Yung isang team, TNC, 17 M. Basic. Easy. Sa gaming, mga kaibigan. Laba tayo dyan. Anyway. Makita nyo naman ang ating kill score 13-12. At merong item na makita nyo, hindi ko naman na lang natin sasabihin. Pero kung papansin nyo ang mga push dito ng mga towers, lamang kaunti ang execration, one tower, despite them having the Lycan. Although, sabihin natin, yes, hindi pa nakatulang kayo execration, pero ang alam natin, kapag nakahanap sila ng kill, for sure, makapag-transition sila. And of course, ang pinaka-concern dito ng IPT, if ever magpupush yung execration or matalo sila sa clash, they will easily give up Roshan dahil sa lineup ng execration, they can easily get the Roshan without any problems at all. Of course, their composition actually allows them to actually take down Roshan very fast. Especially kung meron silang, syempre, Lycan, one of the best heroes did to take down that Roshan. Yes. So, as the moment, let's see, paano na nangyayari. We are now in the 18-minute mark. Going to the 18-minute mark. It's going to be some of the things na makikita nyo. Papasok na tayo sa mid-game. Ang stage ng mid-game. At let's see, paano didiscard yung both teams dito right now.
You can see na nagpo-push dito si Arya Stark. Arya Stark. Arya Stark mula sa kabilang side. Samantala si Kuya James. Oh, medyo ma-delegado. Medyo ang double damage rune at dami niyang damage na deal. Although, wala siya masyadong mana ngayon. There's gonna be the primal thing. And as well as the boundless strike mula dito kay Arya Stark. One more hit mula kay Monkey dito will take down that Mirana. But of course, yun nga, sinasabi dati, Roshan can easily be secured. That's a bait coming in para sa exec. They are willing to give the life of James for the objective, which is Roshan. So, sooner or later, they're going to push and they will push hard, Kuya Wolf. Yun na nga. 13-13 ang ating score. A little bit of net worth lead mula sa side ng execration. Siyempre, meron silang nakuwang Roshan. Sabi ni Monty Sam, pabati po sa inyo dyan with love from Taiwan. Yeah. Grabe talaga eh. Napakarami talaga ang nanonood sa atin. Hindi lang dito, kumbaga sa iba't ibang parte ng mundo. Especially yung mga OFW dyan. Mm-hmm. Shout out sa inyo lahat at sana... So, what's the plan here? If you're an IPT fan, ano dapat yung mga core items na kailangan or set up? Dapat ba mag-smoke sila? Dapat ba? Pero may Roshan, Kuya Wolf. No nga eh. Siguro more control. Yun nga lang problema, hindi nila makontrol yung mga sobrang mabilis dito ng execution. Maybe wait for some disabling items. Sooner or later, they will, ano, di ba? They have to fight. Oy. Oh, grabe naman yung... Explosive na naman dito mula kay Bimbo, pero buhay pa rin si Omni-Knife. Sobrang explosive, di ba? Siya yata yung mamamatay. Okay, oh, pero hindi, sure, grabe. Maganda. Nakaisa sila dito. Grabe si Bimbo, mga kaibigan. Ito, Omni-Knife is down. Pinabanatan dito on the backline si Kuya Wolfie. The big bad wolf. Tinakuan lang yung mga kalaban. Wala silang pang-hold. Nako. Round number 2 para sa execution. Ultimate committed dito mula kay Kimo. Uy, yung gandang primal screen. Pero wala hindi masyadong damage. Viper down. 3 agad na napatay dito. Ito mapatay dito yung Lycan. But he has got the Aegis. Night Stalker. Kailangan niya tumakbo. Uy, grabe naman si Ruby. Tumatalon. Grabe naman si RR. 4-4 nothing. Talagang kailangan full power si RR dahil dami niyang fans eh. Oh. Di pa yata tapos si Maring Gimo. Ako, delegado dito if they don't have any buyback. They can actually push. Can push, definitely. Meron pa silang Necronomicon dito. Although, paubos din yung buhay. Grabe yun, no? If ma-replay natin. Solid yung Echo Slam ni Kuya Bobins, eh, no? Wala, iba talaga. Ang tikas. Eto, meron. Eh, no, tingnan nyo. Kabim! Happy birthday! Pero, happy birthday. May konting response mula dito sa IPT. Pero that already popped in yung ultimate ng ano eh. Nawala sa hulog si... Ganda ng fissure si Witch Doctor doon. Nakita niyo yung ginawa dito ni Paring Bimbo. Parang siyang si Moses. Hinahati niya yung IPT sa dalawa. Kita mo, yung left dalawang support right. Nasa kaliwa. Yung nasa kanan yung Omni-Knife. Tapos napatay nila parehas. Tingnan mo, ang ganda ng pasok ni Kimo dyan. Oh. Binati sila mo na dito yung aswang. Yung aswang. Nganga na lang yung aswang. Ngert-ngert. Tapos ginert-ngert na lang ni Gabi. At the rest is history, rest mga kaibigan. History din naman si Gabi. Parang ano ha, parang debut match niya ngayon. Sa mga tinakakalang si Gabi ay ang bagong player, replacing Nando. Wala sa Clutch Gamers, pero dati rin namang galing si Gabi dito sa execution last year. Siya yung nagpauso ng mala-impactong pack. The impacto. 17-13 ang nakita niyong score dito. Napakalaking kalamangan para sa side execution. Just look at the net worth mula kay paring Gabi. Kita niyan. Hindi natin sasabihin, pero kita niyo naman. Thing is, kung nakikita mong ganito yung Lycan mo na sobrang ahead. Sabi ni ng Batang tatlo. Laguna, finals na po ba ito? Hindi pa. Pero since taga Laguna nga, medyo malayo ang north sa south. So, you have to watch until mamaya siguro. Kasi we have a full day ahead. After this is a barilan naman. CSGO Finals. Yun nga. Sabi nga ni Boss nandito, semifinals match to. Execration versus IPT. Whoever wins will qualify to the Grand Finals. Samantala, yung next match natin after this one is CSGO. Yun yung Grand Finals naman. Then, of course, whoever wins this series will actually fight in the Grand Finals. Yep. Kalaban nila NTT Gaming. Natumala sa Happy Feet kahapon ng 2-0 pa, Boss Lord. Ganun palok. Sabi ng isang chatters dito, si Palas Pasero, pabati kay Aki may one and only crush. C-R-A-S-H. My one and only crush. Oh my God. Iba talaga. Crush you too. Ay, nako. Uy. Nag-ulti. Uy! Ano yun?
Nag-exhibition ko. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi kasi kita siya doon sa main screen. So, syempre, mag-exhibition. Ganun talaga. Exhibition talaga. Okay. At so far, makikita nyo naman yung mga items ng mga heroes natin ngayon. Pag nag-clash, magre-reveal yan. Oh. Eto, nakakita nila si Kimo. Gusto nila si Kimo. Naku si po. Kimo, hindi na amin. Naku, inuultihan. In-all-in. All-in. Para poker all-stars na to. Ito na. Na si Kuya James. Uy! Tumama po na first time sa Viper. Pero mapapatay yata yung Witch Doctor dito. He will go down mula din sa mga Neopets lang. Necro lang yun, ha? Neopets lang na maximum moves with. Pero here comes Execration. They still want more. Si Gabi nasa likod dito. Hinahabol niya yung tikbalang pero nakapag-GA. There's a GA. Pero na-defue. Oh my God. Look at this lineup of Execration actually beating IPT. Grabe. Meron pang ninakaw na Purification yata doon. At 3-4-2 ang naging trade natin dito support para sa... Well, dalawang support ang isang offlane. Yeah, yeah. Nagulat yung ano doon, IPT, na yung next item ng exec is Recta Diffusal. Normally, di ba, nag-ano pa nga sila dyan, nag-Vlads or BBKB. Pero maganda yung pick-up ni Gabi dito, which actually helps them after mag-GA. Oo, parang wala lang. Ngert-ngert! Tama, ngert-ngert nga lang naman dito mula kay Lycan. Get the Diffusal Blade, 5 charges left para sa kanya. Mantala, nakita niya naman. Dito, dito sa si Boy Itlog ng Ohio nanonood. What's up? What's up? Ohio from US. US, bro. 12 a.m. daw doon. Uy, ito na. Mukhang hinahabol niya dito yung Ongoy. Look at the damage! Activated, naiwasan niya yung stun dito. Nanakaw pa yung Powder Strike na sa dulo. Hinabot, pero na-paralyzing cash ka. Although, Witch Doctor will be taken out by James. Three-pointer sa kanya. Too strong na yung lineup dito ng Execration. And you're now seeing yung itemization nagpe-pay off para dito sa exec. IPT, actually, they still have the chance. But kailangan nila siguro magsama-sama. Hindi na sila pwedeng ma-pick off. Kasi ang lakas ng kill potential ng exec. Oh my goodness. Ito na naman ang most explosive Dota player ng Pinas. Raging Potato. Nakahanap ng isang solo kill doon onto that Night Stalker. Night Stalker is weak kapag umaga. Look at that. Blink Dagger, meron pang kasamang pamba invisible yung Lothar's. Ah, Shadow Blade. Oh, so Lothar's Edge. Oo, napaka-throwback. There's a viewer from San Diego, CA. Habang nag-overtime, no, daw siya. Po, akala ni Idol Bobbins walang set reward, pero meron. Nice kill coming in by IPT. I think this is where they can capitalize. They have to, and of course, baby steps muna. Kumbaga, sinasabi nating technique, ang pinaka, hindi ka naman magkakamali pag ginamit mo tong technique na to. Kaya kayong sa nanonood, kaya gayahin nyo rin to kung tagilid yung team nyo. Tinatawag na tiis pogi technique. Tiis pogi technique. Yeah. Siyempre, alam mo na, tagilid na kayo sa pera. Magpapogi na lang kayo, pero tiis muna bago magpapogi. Tiis pogi technique. Tiis pogi technique. Hindi naman kayo magkakamali kung tiis pogi. Basta pogi kayo. Pero ang problema, tagilid kayo sa laban. At least pogi. At least pogi. Ito na. Ay, binabati ko pala si Bestie ng Pinas. Si Alo, the Bestie. Alo po, abangan nyo. Napakaganda na episode na shinot namin nila Direct Bobby. Pero wait lang, ito. Nag-aabol na naman ang Lycan dito on that Night Stalker. Parang kwento sa Twilight. Merong isang werewolf. Ito na, BKB. Grabe, walang katakot-takot. Hinaabol niya ngayon si Arya Stark. Nakapag-shrive. Lumabas sa shrive. Pero kailangan nila mo mapakaway. Napagandang region dito. Rubik in trouble. There's a stolen GA as well. Grabe, stolen GA pa yan. Kuya RR. At ako, delikado dito. IPT, slowly falling down. Ito na si Kimo. Nakikipagpalugbugan. Palugbugan. Ako, nakanibi. But still, 3 casualties. Tatlo ang namatay. Make it four! Ako, merong Telecast 2. Sumama ka pa sa hukay. Tatlo na yung namatay. Sumama ka pa. Grabe naman. Stolen GA mula dito kay RR Natics. Showing off kung paano siya gumamit ng Rubik dito. Yung clash nangyari under the side. Pero sabi ng Execration, disperse lang tayo sandali. Tapos na tayo lumabad kapag tanggal nung shot. Here comes the Viper. I think, Kimo will go in. The stun will connect. Masama pa yung Telekinesis dito. They don't have enough damage though. Kasi sabi ni Gabi, wala ko pakialam sa inyo. Tori ang gusto ko. Si Kimo nang TV sa harap. Oh, grabe naman sa pari. Grabe si Kimo mga kaibigan. Oh my goodness! Isasama pa yata nila to. Isasama sa hukay. There's the shrine. Pero but hindi. Kimo is doing it, James as well, and Bimbo. Nako. Showing you the power of Execration, mga kaibigan. At pinutulak na lang dito too ng Execration. Too dominating. At mukhang may nagbabalak.
Mukhang may nagbabalak. Pero mag-pack na lang sila dito. That is 5-3-2. Echo slam na naman mula kay Vivo dito. Na Stella Fisher. Napatay nila yung Witch Doctor. Gusto ba nila yung Omni Knight? Mapapatay din nila yung Monkey King. Grabe naman yun, Boss Loon. Ano yung napakalakas. Mga kaibigan na sa GG. Well played. Parang wala halang sa kanila. Parang malungkot sila pa yung nalungkot. Malungkot sila eh. Sila po yata yung nachuki. Grabe naman yung mga echo slam ni Idol Tibib. Tsaka ang nakakagulat doon, nag-tipi si Kimo. Yung pala, tinatroll niya lang yung ano, yung Viper. Inaakit lang niya. Tapos pagka-tipi niya, kinasel, tumalikod, hinampas, binash yung kalaban. Napakalapit na pinakita dito. It is the caliber na meron ng Execration. IPT, kung gusto nilang bumawi, siguro huwag nilang masyadong experiment yung... Actually, pwede silang... May point na lamang sila eh. Pero hindi nila na-capitalize yun eh. Yun ang problem sa risky lineup. Ang gusto ko lang din nun, kasi wala ang parang, sige, fine, maganda naman nila experiment ka, pero wala silang yung parang sagot dun sa kalaban, especially the push. Wala silang wave clear, yun yung siguro kailangan nila. Better kasi na ka ng lineup ng exec eh. Early. And dahil nga medyo ulti-reliant din yung execration, IPT. Mas madali silang ano, mas madali silang ma-counter ng Rubik na nag-spell steal. Especially sa hands ni RR. Grabe, dangit yung mga clutch steals din ni Karing RR. At we welcome back Shinbu to our panel. What's up, Shinbu? What's up? Check, ladies and gentlemen. Okay, welcome back. So, yun, nakita natin yung conclusion of that fight. May palo, no? May lami tulog. Kaso lang, yun nga, hindi kasi ganun na nabuo yung strat. Going to the mid game. Early game, sige. Sabihin na natin, sige, lamang sila. Okay, pero, no. How do you transition that lead to mid and late game? That's the question that they cannot answer. Walang sagot sa tanong. Walang sagot sa tanong, mga kaibigan. Puro tanong lang, mga kaibigan. Actually, napatanong rin tayo ng malaki nga dun sa draft. And I feel like it's a comfort pick reflecting. Lalo na kung meron kang, if you get comfort picks, then siguro talaga pwede ka sumabay sa early game and everything. Pero kung hindi rin napag-isipan, and I would not say hindi pala pinapag-isipan, pero how will that translate? Hindi, iba kasi ang usapan kapag meron kang composition that can really translate onto the mid game, onto the late game, kung paano mo siya lalaroin compared to comfort mo lang siya, tapos okay na sa early game. Panalo natin doon. Win early, pero win late. Win-win dapat talaga. Tuloy-tuloy. Pero naging tanong eh, mga kaibigan. So, ang question dyan, yun nga, sa palagay mo, Wolf, standard draft na lang siguro, tapos labanan na lang nila, o tama na yung pagka-exotic? Siguro, okay lang din na mag... exotic? Sige, yes, standard yung tamang magandang gawin. That better be safe than sorry. But kung gusto nilang lumason, kung gusto nilang nung exotic draft niya dito, at least meron man lang silang sagot doon nga sa mga tanong. Masyado yata ano eh, yung dalawang... Ano nangyari kasi dalawang exotic eh. Kung baga sa ulam, meron kang dalawang exotic. Siyempre, hindi ka mag-e-enjoy. Dapat isa lang yung exotic. Okay na yung ano eh, Viper mid eh. Pwede. Pero naglagay ka pa ng unggoy. So, ano yun? Parang dalawang ahas yung sa pagkainan mo. Hirap namang kumain. Okay naman ang Viper din talaga kasi lang problem. May ano yun, may durabilities, may kunat din yun. At saka lamang siya sa beat. Pero yung nangyari, yung Monkey King. Pag nilayer mo yung Monkey King, hindi kasi siya traditional carry-shin eh. Yes. Like yes. CK, Rogue Knight, yung mga tipong rock and roll. Kung yun yung carry mo, nako, gulo yan. Kasi lamang kasamit eh. Pero... plano kasi nila yun. Pwede ka mag-troll warlord din doon, mga kaibigan. Pero here we go. So again, thank you so much again to Mineski Events Team for organizing this. But of course, syempre, Asus Republic of Gamers. Sila kasi nag-sponsor ng event, of course, Mineski Events Team. Kasama natin. And of course, PLDT Home Fiber, the home's most powerful broadband. And thank you so much to CyberZone and SM North EDSA, our venue for and host ng ating Exology Masters Finance. So ano ba yung mapapanalunan ulit, Kuya? Again, remember ha, very very big prize pool is at stake. At 200,000, naglalaro tayo 200,000. Tsaka yung mga onsite viewers natin. Onsite viewers natin, ladies and gentlemen, again, on the experience zone ng Republic of Gamers, complete your gamer's passport and get a chance to win gaming peripherals and on top of that, a GL553 gaming laptop mula sa Republic of Gamers. Mamaya yan draw, di ba? Sobrang solid yan. Standby kayo dyan. Na-mention yung banda rin na darating, ladies and gentlemen. River Maya. So, alam niyo yan. Sana kandahin yung favorite song ng mga gamers. Lalo na mga Pinoy. Ganyan talaga. Ayan, so, syempre, hatid sa inyo ng Asus Republic of Gamers. Ibabalik tayo sa kulitan ni Aki and Numanjin. We have been your panels for this game.
team, best of three, game one. I am Shibu with 1-4, and I, of course, kasama ko si Boss Lon, and of course, Wolfcast, Magic and Aki. Take it away. Uy! Magandang nilalang kami sa inyong lahat. Pa rin, dapat magandang nilalang pa rin. Pa rin kami sa inyong lahat.